Guys, pala, by the way, di ba kanina pa kami sabi, mention ng mention ni Ate Des na new normal lock-in taping. So, para lang ipa-visualize sa inyo kung ano nga ba yun. Dito, nasa tabi ko yung mask ko na lagi kong gamit. So, ito siya. Ako rin. Meron din ako niyan. Kasi, baka they don't know na kapag nasa set kaming lahat ng staff, with the crew, with our director, with the AD, with the actors, lahat po kami nakamask. And not only that, meron pa kaming face shield. Yes. Tapos meron din tayong ano dyan, alcohol. Very alcohol. Important. Ano talaga, yung tipong ginagawa na nga natin tong pabango, di ba? Kasi super, super alcohol, super kailangan mag-sanitize. Oh, yung isa pang sacrifice, share ko lang, kasi di ba nga nakamask, eh hindi naman may iwasan na yung mask, katama sa mukha. So, let's say yung dressing room nasa second floor, tapos yung shooting location nasa ground floor, yung paglalakad mo dun, wala kang takas, dapat naka-face shield ka and mask. So, ako, ginagawa ko, nagdadala pa rin ako ng pang-retouch kasi nga, mabubura siya. So, para pagtanggal mo, retouch ka agad ulit ng lipstick. Yun, so, saka diba pag nag-ano tayo, pagka nag-rehearsal muna tayo. So, naka-mask tayo na nag-rehearsal. Tapos pag mag-take na, saka lang po namin tinatanggal yung mask. And then right after, good take na, balik mask. Yeah. Alam mo, Ate, this nag-challenge ako doon bilang actor. As in, kasi diba pag nagre-rehearse, dati, pag nagre-rehearse, normal. Like, yeah. Like, parang take na, pero normal. Ngayon kasi, pag nagre-rehearse kami, naka-mask, tsaka naka-face shield. So, parang... Tapos, tapat-tapat pa yung mga ilaw sa mainit. Oo. Diba? Dapat mukhang fresh pa rin. Oo, tsaka naalala ko yung unang-unang kong eksena kay Direct FM. Ano yun eh, medyo mabigat yung scene. So, parang kailangan nung rehearsal, pinaulit niya sa akin. Kasi, alam, sa mata lang, nakita niya na... baguhin mo to, parang ganun. So, ewan ko, parang siguro nakakabawas ng emosyon to, yung mask kapag nagre-rehearse, pero challenge na rin siya na galingan mo, kahit naka-mask, kailangan kita yung emosyon sa mata. At then, this merong binatong mga, may mga nagtanong, ilang pairs ng damit ang dala kapag daw, ano to, pag, like, sa lock-in taping, or... Tsaka paano yung mga lawn gets? So, feeling ko ang ibig sabihin niya to sa lock-in taping. Ikaw, Ate Des, yes. Pairs ang dala na damit. Actually, may listahan ako. Nilista ko kasi yung... Ay, ako no, yung may listahan! Hindi, kasi syempre, baka mawala. Char. Oo. Ayan o, I have, ito, may list talaga ako. I have 12 belts lang yon. I actually have 2 suitcases. So yung one suit, di ba? Ang dami kong gamit. I'm so sorry. One suitcase is for my personal everyday what I wear pag dito lang sa hotel or pag pupunta lang sa hotel. Tapos yung isang suitcase, puno-puno na yan ng mga ang outfit. At syempre may mga nakahanger din, yung mga pa-suit, ganyan yung mga pa-dress na hindi pwede mag-wrinkle. I have 5 sets of suits. Mm-hmm. I have 8 pairs of shoes. I have 3 pairs of sandals. My pants, slacks, jeans are 17 pairs. Skirts, hindi kasi ako masyado ma-skirt, so I only have 3. Dresses, I have 5. And I have 45 tops. Boom! Tapos, wala ko na siyempre yung mga essentials, yung mga, yeah, yung mga strapless bra, nude, black, diba? Yung mga cycling shorts, yung mga yan. Ako, mas marami akong dala na damit para dun sa character ko than dun sa mga damit na ginagamit ko sa, like, yung pahinga. Hindi ako nag... Kasi may nagtanong, paano yung mga laundry? Ako, nung first lock-in taping, laba talaga. Pero ako rin, naglaba ako ng mga essentials ko, like underwear, sandals, socks. Ay, naglaba talaga ako. Yung mga essentials na gano'n. Ako rin. True, ako rin. Pero yung mga t-shirt, yun na yung hindi ko na nilalaban. Parang naka-separate na lang sa loob ng maleta para sa bahay ko na lang lalabhan.
Yes, tapos yung wardrobe naman natin, rest assured, they also sanitize our clothes. They, pagka after taping, kinukuha po nila sa amin yung damit. Pinapalabhan po nila. Tapos sinasanitize nila na yung UV pa nila. And kaya pagbigay na po sa amin noon, syempre, pupunta sila sa bawat kwarto, bibigay sa artista yung mga damit na gagamitin the following day for taping. Ano na yun, naka-prepare na yun, naka-plastic and everything. Sobrang everything, sobrang ano, sobrang ano, super hard work talaga yung ginagawa nila just to make super. Sure ano, tsaka separate din yung mga damit from everybody else, so talagang safe. Tapos at this naka-plastic pa yan, talagang ano, less contact as much as possible, tapos talagang disinfect lagi sila, pansin ko. Tapos mayroon pa nagtanong, nakikita-kita pa rin ba kayo even after taping? Ano yun? Meaning after nung 12-hour like, shoot? Yeah, kasi like, di ba, lahat tayo naka-check-in sa isang lugar. So, nakikita po kami by dinner time. We usually pack up at around 8 o'clock, minsan 7:30, 7:37, or 8 o'clock. Basta 12 hours yung work namin. And then, nakikita po kami, meron po ditong area kung saan po kami kumakain. Breakfast, lunch, dinner. Pero syempre, yung breakfast, lunch, merienda, usually sa set yon kung nasaan man yun. Tapos dinner time, nagsasama po kami dito. Pero super ano yan, parang decking, parang may social distancing pa rin. Saka may time na ano. Sometimes people would get their food upstairs and then they bring it to their room or dun sila kakain. Pero yung table tsaka chairs natin kasi sobrang nakaano siya. Nakahiwalay. Nakahiwalay. May parang marker kung saan pa pwede kong put. Napanood ko nga yung interview ni Miss Maricel noon na sabi niya ang namimiss niya daw yung chikahan sa set. So, ako kasi since first teleserye ko to, ang napansin ko naman, parang yun nga, pagkatapos ng cut, walang chika-chika, diretso sa dressing room. Tapos yung chikahan nga namin, magkakahiwalay kami. So most likely, ang chikahan namin, yung chikahan ng isa, alam ng lahat. Kasi nga, magkakalayo kami. So, syempre, isisigaw mo yung chika mo. Yeah. Tapos lalakasan mo kasi naka-mask. So, alam ng lahat. Pero at least yun yung bonding natin kahit, di ba? Walang parang group one, group two, group three. Parang lahat tayo. Oh. One big happy family and one big happy bubble. Diba? Oh, tapos, yung food, yun nga, nalagay na lang sa gitna. Ganyan na naman sa pagkain eh. Sinasabi ko talaga, yeah, I swear. Isa guys, ang saya-saya talaga dito. Ang saya ng chan ko dito. Oh, saya din ang ano, kain dito. Lamon eh, lamon ka ayan. Oo. Oh.